Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. I'm Miss Rochelle from ICAC Kuwait and welcome to Dream High Pinay. Ayan, so ngayon meron pa akong kasama, isa po siya sa mga estudyante namin dito sa Health and Social Care, our caregiver course. Ayan, so welcome po Ma'am Jocelyn dito sa ating Dream High Pinay. Thank you Ma'am Rochelle. Yes, ayan, so Ma'am, paano ka nagsimula dito sa ICAC or ano yung course mo, diba, is yung unang course mo is Health and Social Care or Caregiver Course Level 3. Yes. And din ngayon is nasa Level 4 ka na, yung ano natin, 120 units. Yes. Yan. So, dalawang course na yun. Yes po. So, paano ka nag-start dito sa ICAC, ma'am? First, nung kasagsagan, before nag-pandemic pa, ma'am Rochelle, na-scroll-scroll na ako dun sa Facebook sa EXA. Mm-hmm. Pero nung habang nag-i-scroll ako, nasa isip ko na talaga nun na gusto ko mag-aaral. Mm-hmm. Tapos hindi ko muna naisaisip yung about sa healthcare, about sa caregiver. Pero gusto ko lang mag-aral. Yung goal mo talaga is mag-aral, makapag-aaral sa pag-aaral. O kasi yung ano ko sa Pinas sa atin, first year college sa mag-teaching, hindi ko nga nairaos yung hanggang 1 year lang ako at saka first semester ako sa second year sa college, hindi ko yun na natapos kasi kaya kasi nga nag-ano ako na mag-abroad na lang kasi nga anak ko nag-nursing na rin, ang kapatid ko rin nag-nursing, parang sabi ko sa financially parang magkisabay pa ba ako. Mm-hmm. So nag-ibag pa ako mag-aral tapos nag-try ako mag-abroad. Ayan. Actually habang nag-aral ako sa atin sa Pinas, nagtatrabaho din ako, Ma'am Rich. So nagiging working students ka. Nakakuha pa nga akong scholarship sa ano, sa university. Kaya nag-iwan ko parang yung ano mo talaga, parang give up mo yung ano mo, pangarap mo para yung mga kapatid mo, yung priority ko yung anak at ang kapatid ko. Yes. Na sila lang muna i-provide ko, lalo na sa tuition, Ma'am Rich. Mm-hmm. Maas-taas na. Mm-hmm. Kaya yun, nung na-bless akong makarating sa Kuwait. Dating ko ng Kuwait, tapos isip ko, pwede ako siguro mag-continue. Nagkataong scroll down ako sa Facebook. Meron online! Meron pa actual! May actual kasi class. Dati may ano tayo, face-to-face classes na caregiver. Nakapag-face-to-face ako nung level 3, pero nag-stop siya nung nag-COVID. Ayun, pero nag-continuous pa rin. Mm-hmm. Kahit na nai-stop ang actual class, nag-continuous kami through online. Kaya, naraos po yung third year, level 3 mo. Tapos nung nag-graduate na naman ako, hindi pa rin ako gusto ko pa rin mag-level 4 kasi nga mas medyo mataas ang ano nito. Lalo na noong kasi 120 units na yung level 4. More mataas ang credits. Tapos nung nag-apply ako ng hospital, nakita yung curriculum, nagustuhan ng chief of nurse yung anong meron sa loob. Yes, kasi yan is internationally recognized diploma under siya ng British curriculum. Oo, worldwide recognized na siya. Yes, ang pinaka yung main points, yung sa mga modules na pinag-aralan mo. Yes, so hindi siya nagbe-base kung online live interactive class yung pag-aaral mo or face-to-face. No. As long as yung natutunan mo. Natutunan kung ano yung gusto. Ayan. Lalo na sa mga gusto mag-ano, Ma'am Michelle, yung gusto magtrabaho sa mga hospital, mga about sa mga care, ganun. Andito lahat. Related siya, nandito lahat. Oo, kasi minsan yung iba nag-aalangan sila kasi sinasabi nila online kasi, ayaw nila ng online. So, hindi siya nakabase kung online live interactive class yung pag-aaral nyo or kung face-to-face. As long as meron kang diploma na may provide pag nag-apply ka ng work is okay siya. Kasi wala siyang hindi rin naman naghahanap ang company na ever na wala experience kasi kung willing ka talagang i-train ka naman. Kung i-sell mo yung sarili mo na I'm willing to learn. I'm eager to learn. Kahit na wala pa akong knowledge about sa mga hospital. Pero as long as disinido ka talaga. Disinido ko. Inano ko talaga yung sarili ko naman. I'm willing to learn whatever. Basta ito, ini-present ko yung mayroon akong certificate, may diploma ako. Hindi lang ito basta certificate, diploma ko ito. Yes, may worldwide recognized. Yes. Kahit may ministry siya, naka-stamp Ministry of Education sa UK. World recognized siya. Kahit saan bansa is pwede mo siyang ipa-authenticate. Authenticated. Kaya, I'm so happy, Lord. Allah. Bless na. Okay lang. Improve lang natin ito. Sige lang. Pwede natin siyang tanggalin kasi nawaholo siya. So, as long as meron kang diploma na may provide, pwede kang mag-apply ng trabaho. Yeah. Ayan. So, hindi talaga siya hadlang kahit online po kayo nag-aaral. Kasi hindi naman siya nakalagay sa diploma niyo na online kayo nag-aaral. Yung nakalagay dito, ipapakita natin sa kanila. Ayan.
So ang nakalagay dito is this is to certify that Miss Jocelyn Chato Hinlo has been awarded qualified level 4 diploma in health and social care. So having successfully achieved the units listed in the credit certificate. So wala siyang nakalagay dito na online. So yun, mas accessible po yung online live interactive class kasi kahit nasa bahay ka lang is pwede. Okay. Especially ngayon is meron tayong mga trabaho, okay, diba? Hiktik yung schedule. So, hindi mo na kailangan na, alam mo yun, bibiyahin ka pa para pumunta dito sa school. Recorded naman yung class. Oh, pag hindi ka, manamiss mo yung class eh, pag uwi sa bahay, open mo na lang yung portal mo. Yes. Andang lahat na ka-recorded kung meron ka mang mamiss na class. Oo, yun yung mas maganda kasi naka-record siya. At least, ma-review mo siya 24/7. Yun. Okay, okay. And ang kagandahan din dito is meron din siyang kasama natin OR. Yes. Diploma and TOR. May transcript po ito. Oo, meron siya yung grades yun. Hindi po siya yung certificate na training na ano. May transcript po siya kung anong meron. Tsaka wala siyang expiration, ma'am, di ba? Oo, wala po. Wala siyang expiration. So, kahit lifetime mo siya magagamit yung diploma niyo po. Yan. So, ayan si ma'am yung isa sa patunay natin sa mga estudyante. Sa ngayon, ma'am, anong work mo ngayon? Healthcare assistant po ako sa Kuwait Hospital, ma'am. Wow! Congrats! So, pero dati yun na talaga yung work mo or nag-apply ka lang? Wala po, ma'am. Nung nag-graduate ako, nakakuha ako ng level 3 na diploma. Diploma? Saan ka nag-apply? After, nag-apply na po. Wow! Pero ma'am, hindi ko pa po na-receive yung diploma, ma'am, kasi process pa po. Uh-oh. Yung ano lang po, yung soft copy. Soft copy lang po. Yung pinakita ko na nag-apply ako. Tapos nung tinignan ni chef na yung chef of nurse namin, uh-oh, at yung nag-interview sa aking manager, ano din, pinakaano namin, sinilip lang yung soft copy. Pati yung mga anong meron curriculum din sa basa. Yung mga modules. Anong meron dito. Yung ano mo sa TOR. Doon na-impress kasi nga, marunong ako kung paano magkuha ng mga vital signs sa patient. Kasi may pressure nandito. Kasi ang BLS ang pinaka-powerful. Yes. Kasi nung nakita, uy, may BLS ka. Ang BLS. Under ng EHA pa, yung American Heart Association, very good sa kanila yun kasi yes, ang pinaka-priority yung may basic life support ka na license. Kasi itong UK Diploma in Health and Social Care na ino-offer ng ICC, meron po siyang bonus na topic which is yung BLS or Basic Life Support Training. Oh, training meron silang schedule after ng class mo, after makuha mo na lahat ng module, tapos na-i-pass na yung mga ma-assignment sa UK, mm-hmm, then after that, pag sinabing ganyan, i-schedule na kami may batch. Yes. May batch po kami mo, mm-hmm, nag-batch kami pumunta sa iba-ibang area. Dito sa ano sa affiliate natin na training center. Mm-hmm. Oh, so, one day lang yung training nyo sa one BLS. One day training lang, ma'am. Opo. Yeah. So, yun diba, ang sarap isipin na habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa, nakatanggap pa ng diploma mo at isang ano yan kasi nakaka-proud yan sa sarili na habang nagtatrabaho ka, pinapaaral mo yung sarili. Yes po. Yes, kasi po. Iba yung pinapaaral ka ng mga magulang mo, iba yung sariling sikap na nag-aaral. Alam mo ba ma'am, pati na motivate ako kasi yung anak ko nag-aaral ng nursing, kapag supportive dyan sa akin. Minsan, siyempre, work ka ng work, siyempre hindi mo naman lahat maano yung mga assignments, di ba? Yung hindi ko maintindihan, nagpapaturo ako para lang maintindihan ko, para matapos ko ang assignment. Yes. Yun, kung wala man tayong mag-search lang talaga sa Google. Google. Basta kung meron ka dito gusto mo mag-aral, yes, matapos mo talaga. Basta galing dito, ma'am. Yes, Gaano kahirap minsan na. Lalo sa financial, di ba? Kasi siyempre, lahat tayo, may mga priority tayo, di ba? Hindi natin nga sasabihin na, sa financial, okay lang ako. Lahat tayo, naghihirap tayo in terms ng financial, di ba? Ma'am, hindi hadlang po ang pag-aaral kung wala kang pera. Basta decide mo. Mapaparaan po ang pera. Mga tuition, mapaparaan po siya. Basta gusto mo lang, marami talagang pera. Yes po, opo. Mm-hmm. Kaya kung nasa isip mo, gawin nyo na po. Ayan, so, kaya katulad sa akin. Yes, ayan. So, si Ma'am Jocelyn is yung unang course niya dito, yung sa level 3. After niya natapos yung level 3, 60 units yun yung credits yung na earn. Yung sa una. So, after mo matapos yung level 3, nakapag-apply ka ng work, dito sa Kuwait Hospital. So ngayon kasalukuyan ka nagtatrabaho sa Kuwait Hospital. And then after mo doon, kinontinue mo yung level 4. Habang nag-aaral ulit ako nito, yung sa level 4. So sa ngayon, ito na, hawak mo na yung sa level 4 na diploma mo. Ayan. So hopefully meron pa tayong level 5. Pwede mo siyang pwede mo siyang i-proceed ng level 5, level 6. Kasi pag matapos mo yung level 5 at level 6, yan is equivalent na siya ng bachelor's graduate. Bachelor's degree graduate. Level 5 and level 6? Level 5 and level 6. Yeah, equivalent na siya na college graduate ka. Wow. Degree diploma. Degree diploma? Oo.
Yeah, so pwede mo siyang i-continue kasi lateral siya. Pwede mo siyang i-continue. After mo ng level 4, level 5, level 6. Ah, pwede naman. So until 6, ma'am. Yes, oo. Pwede mo siyang i-continue. Ayan. So, mas marami pang opportunity talaga na nantay sa'yo. Tsaka ito is ano siya, international recognized diploma. So, kahit sa Canada, UK, or Australia, is pwede niyo po magamit yung diploma na inyong ma-receive po. Ayan. So, ma'am, ano yung message mo sa ano, sa mga, for sure kasi yung inspiration mo dito is yung anak mo, di ba? Sabi mo kanina na, yan sila yung nagiging motivation mo, yung kapatid mo, tsaka anak mo. So, ano naman yung masasabi mo sa mga kababayan natin na, ayan kasi ang dami, alam natin na ang dami talaga nating kababayan dito sa ibang bansa na yan gusto makapagtakbo sa pag-aaral at gusto nila na mag-change ng career. Yes. Mga minamahal kong kababayan, ako taos puso talaga kung anong meron sa loob nyo dito talaga sa heart, kung gusto nyo talaga magtapos, kagaya ko na gusto ko talaga kahit anong mangyari matapos ko, kahit itong course na ito na malaking ano tulong sa akin na nakapagtrabaho ako sa ospital, ituloy niyo lang po. Pa-enroll kayo, mag-inquire na kayo, mag-ano kayo, kung anong data, kung meron mang paraan na anong mag-message po kayo. Kasi doon ako nag-umbisa, nag-message muna ako sa Facebook, tapos may WhatsApp sila. Doon, nag-start ako nag-inquire, tapos pumunta ako ng personal. Mm-hmm. Pero kung yung hindi nakakapag-personal, message lang po kasi through online naman po, accessible po sila. Anytime, yes, 24/7 may magre-reply po sa atin. Yes. Kaya i-push nyo na po, basta sabayan lang ng dasal kasi mahirap siya kung tutuusin pero kaya na wala lang. Wala po posible. Wala po talaga imposible. Promise. Yes. Yun lang po masasabi ko, kaya yun, i-push nyo na po. Yun yes. Lang. Ayan, so yan, para sa mga kababayan natin, sa tulad nga ng sabi ni Ma'am Jocelyn, ayan. So, kung may pangarap kayo, i-grab nyo yung opportunity habang nandito tayo sa ibang bansa, ma-support natin yung sarili natin sa pag-aaral. Kasi, alam mo, yung financially talaga yan yung number one na mag-aalangan yung mga kababayan natin na mag-aaral, diba? So, habang may trabaho tayo, kaya natin i-support yung sarili natin. So, why not, diba? So, ayan, isa kasi siyang, ano, yung pag-aaral kasi natin, yung diploma na matatanggap natin, is isa siyang investment para sa atin na for life mo siya magagamit. Correct. At saka walang makakanakaw niyan, para lang yan sa'yo. Oo, kung, kasi hindi natin alam kung kailan darating yung opportunity na para sa atin. At least ready na tayo na, di ba, may diploma na tayo, hawak na natin yung diploma. So, anytime, pwede na tayong mag-apply ng trabaho. Tsaka po, ma'am, hindi siya yung one time ang intuition. Pwede yung installment, ma'am. Yes, pwede po natin. Kaya ako, nag-installment po. Installment, pwede siya bayaran. Installment. At matapos yung course. Yes, ayan. So, ayan. So, para sa mga kababayan natin, kung na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am Jocelyn, ayan. So, pwede niyo po kaming tawagan or i-message sa aming WhatsApp number para mas malaman niyo or maiintindihan niyo kung may mga katanungan kayo sa courses na ino-offer namin, especially to sa UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver course. Ayan. So, para mas madali po namin kayong makontak, pwede po kayong mag-register dyan sa link na ilalagay po namin sa caption. And of course, yung sa WhatsApp number, pwede po ninyo kami tawagan sa +639-21-158-2879 or kaya ay sa +965-993-02850. So, ayan, yung UK Diploma in Health and Social Care po namin is open po siya for enrollment. Meron tayong level 3 at level 4. Ayan. So, open po siya sa lahat ng mga kababayan natin na may desire na magkaroon ng international recognized diploma. Ayan. So, meron tayong 60 units and 120 units. Open po siya sa lahat. And so maraming salamat po sa inyong panonood and ayan, so ako po muli si Miss Rachel and ma'am. Ako naman po si Jocelyn Hino, ma'am. Yes, ang nagsasabing ICC, your partner and success, and see you sa next episode ng Dream High Pinay. Goodbye. Thank you. Thank you, Ma'am Rachel.